bibili ni kasi andyan ang hawak ng nilini ang mga komunista. Huwag tayo pumayag doon. Ano tayo na yun, kanina? Nang bumoto na nagbibilaran, pag binasa yung boto, hindi BBM. Binoto natin si BBM, ang lumalabas. Kalaban. Huwag na kayo mag-alalaw. Manalangin tayo, nanabas si Bongbong. Yung totoo nang lalabas na yun. Yan. Dasal lang, dasal, dasal. Manalo, yeah. Manalo na ba siya sa... Sigaw mo na, Nay. Yan, saba. Manalo na sa... Ah, nanalo. Saba, saba. Dala Ayan, ganyan kasaya ang BBM dito ngayon. Oh. 68, pero parang 20 lang. Parang 28 lang ah. 20 lang. Ah, bigyan na, Nay. Ayun. Taga saan kayo, Nay? Anong district? Ayun. Lopez. Ayan. So bakit pa noon pa po na, sabi mo pa kanina ay kayo po ay solid supporters po ni Mang mga Marcos noon pa. Noon pa. Ayun. Ano na kami kasi kay Madam. Ano kami ng loyalista kami ni friends of Imelda Romualdez kami kay Imelda Marcos. Kaya umpisa kay ano, lahat ng mga Marcos kung sinong kandidato nila suporta namin. Straight Ayun. Kami yung nagtatanim sa kalye. Pati yung marikot mo. Kami nag-tree planting. Tree planting. Yan sila pala yung nag-tree planting mga kababayan. Ano? Ayan o, yung mga tatap. O, ayan o, tree planting. Sila yung bumubuhay ng ating kalikasan. Yan. Alam po, yan ang ano ni Melda Mark. Opo. Yan ang ano ni Melda Mark. Yan yung ano niya, yung plat, ano niya, programa niya noon. Project niya na yung mga Melda Marcos dati. Yan. Hanggang ngayon, yun pa rin. Yun pa rin, gawa pa rin namin. Tuloy-tuloy. Siguro sa ano sa Eco Park sila yung nag-ano doon, nagtanim-tanim sa ito. Lahat yung sa kalye. Sa kalye. Amin lahat yun. Ma'am. Buong bansa kami, hindi lang sa Maynila. Matanong ko po kayo, mga masasabi niyo, sabihin niyo natin, mukhang maliit ang minyo natin. Sobrang liit. Kaya alam mo, nung nalaman namin na itong venue, parang naawa kami sa sarili namin. Kasi sobrang liit. Inikot ko kanina, napakaliit, sa totoo lang. Maliit lang po. Ito lang po. Parang ano lang, parang proclamation lang ng mayor. Parang gano'n. Yung parang gano'n ang tingin namin. Pero mahaba naman yun ay. Hindi naman daw po nasusukat kung gano'ng kaliit. Oh. Yeah. Yung kaso, ang hirap lang. Siksikan lang talaga. Patante, sumusuport ako ng kaliit. Okay lang yun. Wala tayong magawa. Yun ang lugar natin sa Maynila eh. Ano gagawin natin? Ganun talaga. Pero at least nandito tayo. Basta masaya lang tayo. Hindi yung pupunta ka ng kartang rally. Nakuhin, malungkot kami. Hindi.
Nang uwi namin, masaya pa rin kami. Di ba? Yeah. Kasi yan ang solid. Yes. First time nyo ba makikita si BBM, Nay? Ha? First time nyo ba makikita? Ay, malaki na lang may napakita si BBM. Ayun, yun lagi. Ayun, yun lagi. Ayun, may event, nandun kami. Yes, kayo ni nung ano, nung birthday ni Apple, September 11, nasa Libingan kami. Na hindi pa nalibig sa Libingan ang Piyane, nasa Batak kami. Nasa Lawang, tuwing September 11. Pag birthday ni Madam, nandun kami. Kaya, parang ano na sa amin. So, ibig sabihin po, nung paglibing po kay Ferdinand Marcos, ay nandun po kayo? Nang nalibing siya, hindi kami nakapasok agad. Masunod na ng araw, nakapasok. So, ano po masasabi niyo sa kay Pangulong Duterte na pinayagan niya na ilibing sa mga bayani po? Masalamat talaga kami kay Pangulo. Salamat tayo kay Presidente Duterte na ilibing si... Salamat talaga kami kay Pangulo. Malaking... Kaya kami na nasabing na ilibing ko. Kami na iiyak kami nung pinababa sa helicopter. Ay, nandiyan na pala. Mami, parang naiiyak ko din. Hindi, kasi masaya kami talaga sa totoo lang. Kasi hindi na kami pumupunta ng Batak tuwing September 11. Kasi nang hindi pa... Nang hindi pa nalibing, tuwing September 11, nasa Batak kami. Ngayon hindi na, nasa ano na lang kami, libingan ng bayani. Kaya kasi yan na kami ngayon. Kaya ano po masasabi nyo, ano makakomento nyo kay Kiko na ipapahukan niya daw pag siya ang nanalo? Yan mo na siya kung yun ang gusto niya. Sino po? Sino po? Di ba payag po ba kayo? Malata, eh di kami papayag. Sino nagsabi po yan? Si Kiko. Si Kiko? Ipapahukan niya daw yung libingan niya daw. Ay, hindi mangyayari yun. Kung yun naman siya mananalo. Kung yung tatlong dekada nga po na kinasuhan sila, walang napakulong maski sa ngayon papakulong nila. Hindi, hindi ko kayin. Kayin yung ano? Kayin? Siyempre, hindi po papahig ang mga yun. Hindi yun. Ay, hindi yan. Hindi yan mangyayari. Hindi yan mangyayari. Ano daw po ang ano ninyo? Sabi po ng mga viewers natin dyan, bigyan niyo daw po ng mga limawa ng mga Marcelo. Okay naman yung panahon ng Marcelo. Okay naman. No, walang katotohanan. Ano po kang lehen? Magandang nga po. Ay, hindi. Okay lang. Kasi walang patayan, walang magnanaka, walang rapist noong araw, di ba? Tama lang yun. At nang panahon ng Marcelo, nasa probinsya pa kami, nakakatulog ka ng mahinding. Mahinding. Hindi kami nagapadlak pinto kasi walang papasok sa loob ng bahay namin. Wala. Pero ngayon, naka-double padlak na bahay mo. Babaklasin pa. Babaklasin pa. Relate na relate. Parang yun sa akin lang kahapon. Oh, yung mukha niya lang. Yung mukha ng motor. Yan. Maniwala kayo. Iiwan mo lang saglit yung bike mo sa labas. Wala na. Kaya, ito na lang dapat pagkaisahan, di ba? Wag natin ipalusot si B Vice President Bibilini kasi andyan na hawak ng Lenin ang mga komunista. Huwag tayo pumayag doon. Dahil ano palagay niyo ang mangyayari sa akin pag yun ang nakalusot? Wala. Iwan na naman ang mahirap doon. Siyempre marami kasi another 30 years na naman ang ating ano pagsisisihan.